Therefore, I was present and ever virgin, all the angels who sing
When he brought her to the man said, "This one, at last, is bone of my bones and flesh of my flesh. This one shall be called woman, for out of her man this one has been taken. That's why a man leaves his father and mother and clings to his wife, and the two of them become one flesh." The word of the Lord. Thanks be to God. Perfect.
The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The marriages of both Jesus and us is in common for us. Yeah.
Hindi
You are not a doctor. So, hindi outside, wala outside force. So, bakit ka pumapasok sa kasunduan ng mga papasal? So, bakit yung papasal ay maging tumat ay gawa ng limang tao? Naalala ko tuloy, may mga may isang instance na kusal ay sinabi yung babae na pato ay hindi mo naman talagang gusto yan. Ang tatay ko lang ang gusto yan. Kasi po yung tatay, gusto mong tatay na mapabuti yung kalagatayuan ng kanyang anak na babae. So, nagkaroon siya ng isang tao na financially valuable. Pero, hindi naman mahal ng babae. Pinakalagin pataw mo pareho yung mga magulang. Paliwanag sa kanya na hindi pwede kasal. Sabagat, wala consent, walang banayan, kagustuhan ang isa sa mga nais na magpapasal. So, yung kung halimbawa, yung mabibilitan ng mga circumstances, katulad mo halimbawa na nabuntis na ama, nagkaroon na kapata, pag-usok, mag-inuman, hinabukasan ng buntis, ay gusto na magulang na itasal na yan kasi nakakaya sa ating mahal ay hindi yung pwede. No? Bakit? Inapopos na naman ang mga pangalaman na bata na magpapasal. Gawa na ang mga buntis. Pahalagaan yung buhay ng tao. Suportahan ng bata. Sana din mo naman na magkumisan yung mga iba na hindi na kami nakasalan. Hindi dapat ang pagkakasalan na yung ginawa ay maging dahan pa rin ng isa ng panibagong pagkakasalan. So, maliban na lamang, kung later on, yung dalawa na kay kandidat na nagkaroon sila ng na-develop sila sa pag-usa, and then later on, sabihin nila na ay talaga kami para sa pag-usa ay gusto nila later ng pag-usap o may good. Pero kung sila consent freely given. Pangatlo, consented to marry for life. Ikaw ay kusang loob na magsasama hanggang kayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. Hindi lang sa loob isang taon, walang limitation yung panahon. Tayo ngayon sa SLA ngayon na nagpakasal yung babae. Kasi gawa na green card. Ano ang palabas yun? Napapanood ninyo, no? So, hindi pwede yun. Hindi pwede sabihin na ito ay nagsama ng Diyos. Hindi pinagsama niya ng Diyos, pinagsama niya ng tao. And you shall not enter into such contract. Kasi bakit? Hindi yan ang kasama na inalayos ng Panginoon. Kapag ikaw ay pumasok sa buhay ng asawa, walang reservation. Ito ay magpapasok sa buhay ng asawa hanggang kamatayan. Bakit? Kasi ikaw ay nagmamahal. Walang matapusan. Kahit anong mangyari. Kaya po yung sinasabi niya forever sa loob ng sakramento ng kasal. Under this number 3, mayroon pang isa. Consented to marry for life. Pangalawa, consented to marry for healing children. Well, sa ating mga pipin natin lang ngayon na kapag kayo magpapakasal, ay magkakaroon kayo ng anak,
Kasama niyo ang ari, huwag kayong
na una kasi black lang ang ibig ko, inigit lang ko may binigyan ng mismo niya ni Jesus sa bayan ko lang, doon sa mga nakatawag na ang isipan dahil sa mga sorts. So mahalaga ko yung pirma yun o, bilang mga witness. At kung sakali mo kayo ay kung tapakin natin ay proxy, lalagyan nyo ng bayo kayo yung proxy. Na kayo ako yung pirma na kung saan na sa pahala na yung pirma na lalagyan nyo ng bayo. So bayo ako sa pirma ito, dapat maroon. Hindi pwede mawala ang isa. Hindi pwede nakapata. Or else, hindi yan ang pinagsama ng Diyos. Ito yung basic five elements na marasabi natin na ang pinagsama ng Diyos. Una, free to marry. Pangalawa, consent freely given. Pangatlo, consented to marry for life and consented to marry for having children. Pangapat, for the good of the other. Panglima, a presence of at least two witnesses. So, mahalaga ang makita natin na kung saan na kailangan natin ipaliwanag. Kasi, alam mo, ang hapon na ibinibigay mo yung simba, talagang lang na may napanahon na nangyayon. Wala ko tayong data, pero yun yung makapansin sa iyan yung maligid. Marami na yung mga kapataan na ayaw na magpakasal, nakakaroon sila magpakasal. Kaya marami yung may hindi kasal, nagsasama na hindi kasal. Kasi kinakatapos na rin yung kasal na baka ay magbibigay na hindi. Nais ang simbahan na kapag kayo pumasok sa buhay ng asawa, tutulungan kayo ng Diyos. Tutulungan kayo ng Diyos na hindi yung pakinabahan ang buhay na nais yung pagkaroon sa atin bilang mga mamamayan ng Kristiyano. Sa mundo natin ginagalawa na pinangalagaan, lalo-lalo na sa loob ng pamilya. Kaya po, makita ko natin yung isa sa mga hindi sa nakita ko natin kapag sinabi ng kasalero. Ulo ka na. Namis ng Diyos na tayo ay ibigaya sa loob ng sakramento ng kasal. At isa ko ang ganda na makita ko natin dito sa Ebanghelyo ni San Marcos, hindi ko mapapansin. Right after the discourse of divorce, ipinasok ko pa ka dito yung tungkol sa mga bata. Blessed are those na tumanggap sa katulad ng sa bata sa matahari ng Diyos. Kasi bakit? Kasi the best that can protect the children ay within the bounds of Christian beliefs. Dito rin natin mapapangalaan ang pangalaan ng susunod na henerasyon sa mga anak na magagaling sa kasal ni si Kama. Kaya itinuro natin kaya sa atin po ay panawagan natin doon sa mismo mga couples na maging kaakipan natin sa pagpapaliwanag sa mga bagay na ito. Ay sana po ay makapaganap din tayo na maging makakatulong na maging kasama po ng ating family and life ministry. Sa pinakailangan mo natin na may paliwanag doon sa pagkakanais pumasok sa buhay ng kasama at para doon sa mga kasama sa pagkabayan. Kasi pinigil na namin yung maamon at pagkapalaga pero wala naman tayong katulong na parating sa katuparan ay talaga hindi namin pamibigyan ng pagpapahalaga yung biyaga na langis ng Panginoon ng Diyos sa sakramento ng kasal. So ipanalangin natin. Alagaan at mahalagaan ang kasal Kristiyano.
Bless your people, Lord. May those who die